Welcome again to my new segment, Tanong Mo, Sagot Ko by Dr. Neknek. So, ang follower na sasagutin natin ngayon ay manggagaling kay Mr. Sonji008. Ang tanong, napakagaling mo talaga, Doc. Tanong ko lang, Doc, anong medicine na maganda inumin pang matagalan sa laban? Pauwi kasi ako. Ha 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 ha. So, based sa information, mukhang si Mr. Sonji ay sabik-sabik na makikita ang kanyang partner at mapapalaban siya. Alam niyo na kung anong ibig nating sabihin dyan. Mr. Sonji, yung tanong mo na about medicine, right? Pasensya ka na, hindi kita mapapayuhan ng medicine unless na-evaluate kita at na-interview kita, kasi ang mga medicine kailangan ibibigay lang sa appropriate patient. May mga medicine na fit lang sa other patient, which is not fit to all patients. Ganun ang mga doctor. Pero, I'll give you a general advice. Sa sexual health ng mga lalaki, even sa mga babae, ang pinaka-basic dyan is actually, you should have an optimal health in terms of physical health and psychological health. So, anong ibig kong sabihin ito? Be sure na kung mayroon kang mga health problems like hypertension, hypercholesterol, diabetes, obesity, dapat lahat ito nakokontrol. Kasi itong mga sakit na ito, nagpapababa ng libido at the same time, yung blood circulation throughout your body, especially sa sexual part ng mga lalaki, ay naapektuhan din. Mind you, kailangan ng good blood flow kay junior mo para ito ay mag-erect good enough para sa iyong sexual activity. Kailangan mong makontrol itong mga health problems na ito in order to increase your libido at the same time, increase the erection of your junior. May mga bisyo din na nakakapag-reduce ng erection kay junior at nakakabawas din ng libido. Like drinking alcohol. Kung mahilig kang uminom ng alak, bawas-bawasan mo na ngayon bago ka umuwi sa partner mo. At kung malakas kang manigarilyo, mind you, nakakapag-reduce ito ng erection sa mga kalalakihan. Unti-unti mo na itong alisin at bawasan bago ka umuwi kay partner. At base rin sa iyong information na binigay sa akin, mukhang matagal ka nang walang sexual activity, I presume. Kung ganun man, I also advise you to start an endurance exercise. Ang sexual activity kasi, it's like an exercise gaya ng marathon. Diba sa marathon, hindi ka biglang tatakbo agad ng 10 kilometers or 15 kilometers. Unti-unti kailangan i-prepare mo ang sarili mo. You may start 3 kilometers, 5 kilometers, until 10 kilometers. Ganun ang marathon. Ganun din ang sexual activity. It is something na mapapalaban ka sa isang exercise na matagal mo nang hindi ginagawa. So I advise you, start doing endurance exercise, a regular exercise, para ikaw ay tatagal pag uwi mo kay partner. And mind you, regular exercise will also boost your confidence, your self-esteem. Siyempre, feeling mo mas pogi ka, mas guwapo ka. And also, it reduces anxiety. Lalo na nag-release ka ng mga endorphins. And also, improves your core muscles. Depending sa exercise, your core muscles, your pelvic floor muscles, as well as your thigh muscles, which is actually needed during the sexual activity ng iyong partner. Another advice is reduce your stress pag uwi mo. Because ang stress nakakabawas ng genital erection sa mga kalalakihan and also reduces your libido. Sana, Mr. Sonji, natulungan kita. Thank you.